Kaya mo may lumapit na dito. Ang taas, ano? Ngayon nga, marami akong salamat sa umagong ito na binigay po sa amin, gabing sa pag-meditate namin ng Lord at Spiritual Operator Day. Nalangin namin, Panginoon, na kami kapagpala. Inipat mo dito sa payo. Pagkabayan niyo kami, kung dalangin namin, Panginoon Diyos, sa pangalan naman ng aming Panginoon at magpapitla sa Kristo. Amen. So, naisip mo na, Proverbs 20, all the Proverbs, mahapang naman mong tao. Mga tao ay nagtutuwan. Kapag marunong ang mag-ingat ng kumento. Kapag pinag-usapan ninyo, at sinabi ka nito ay para sa inyo, wala mo, para sa inyo na dapat hindi nga dapat i-share. Ibig sabihin, gano'n tayo kung pananapili na ating tumakating nito kapag ang usapan ay para sa ating labaw. Sabi ng Proverbs chapter 11, verse 15, sabi niya, Augustine the grace sa confidence, but a trustworthy person keeps the secret. Ang isang magpapagdating ng tao, na nanatiling nag-iingat ng mga sekwento nila, hindi niya kinibigyan. Hindi siya tinatawag na marites. Hindi siya tinatawag na tolis. Ibig sabihin, marunong siya mag-iingat ng sekwento. Tingnan nyo, you can earn people trust by being close. Kung tayo ay close sa isa't isa, ibig sabihin nyo, tinatawag natin pagpiliwala ng isa't isa. Pero, ang naano natin na tayo create trust sa pamamagitan ng mga panahon, sa pamamagitan ng oras, na nandiyong tulong tayo ng katawan, na tulong tayo magpipala ulit, at ang ating nakapagka-binagsa natin ang ating puso sa pag-ibig at higit sa lahat sa pagpapatawan. Ang tanong, nais mo ba ang pagpipalaan ka ng ibang tao? Then, tulungan natin ang ating sarili, magalangin tayo sa Panginoon, at tulungan tayo niya na maging consistent, maging matitignan ang aming sa'yo sa bawat mga ginagawa natin sa ating bawat mga pinasasin, maging consistent tayo. Higit sa lahat, maging trustworthy tayo kung mapapagdabiwan natin. Maging close tayo sa mga tao malapit sa atin, higit sa lahat sa ating mga pangagawa, kinakailangan natin maging maging malapit sa kanila. At siyempre, sabi ng batang na kasulatan, tayo ay pupapalain ng ating Panginoon na tayo mong ay mapapagkatiwalaan sa inyong isa. At sa lahat, kapag ako tayo napapagkatiwalaan, bibigyan mo tayo ng mas magiging pa. Ano ko? Ang mas magiging pa ng trabaho, hindi ng trabaho, ng the responsibility, dahil mapapagkatiwalaan. Parang wala na ano. Paano ba tayo mapapagkatiwalaan sa malalaking responsibility? Tayo po ay lumapit sa Diyos na tayo po ay Panginoon Diyos, maraming po salamat sa inyo kapag ang araw nito ay nagmang napakahalaga sa lahat. Napag-usapan mo namin ang virtue ng trustworthiness kung mapapagkatiwalaan kami. At tulungan niyo po kami, Panginoon, sa bawat mga ginagawa namin na maging sa buong isang linggo na ito na gagawin kami. Magaman po na maaaring wala nang nakakita sa mga ginagawa namin. Pero Panginoon, tiwala kami sa inyo na kayo po ang upunta sa lahat na bawat inatrabaho namin at alam namin, Panginoon, na sa pagpapitan nito ay po Diyos na magkakasal ang pagpapitan nito na aming kapabutihan at sa pagpapitan ng talagang nyo po. Panginoon, nalangin namin sa inyo ang magbibigay ng report sa ulang ng umaga. Hiling namin, Panginoon, at talagang nyo po ang mga hepe, ang Sa ating production ng Creator at ang Minus na Batahan.
Salamat po na pinuno ng lahat ng kanyang muna. Sa panunungpa sa matawat, pamumunuan po ni Jerry Christine Rosalyn. Sa panunungpa sa kawalit na gobyerno, pamumunuan po ni Ginang Isabelina Restera. Sa Marcia ng Laguna, pamumunuan po ni Jorge Mendreganza. Panunungpa sa Bagong Pilipinas ni Nova Brosas. At ang pinto po ng Bagong Pilipinas ni na Jorge Mendreganza at Adela Indigus. Ayaw na nila dito. Ilagay po natin ang kanang kamay sa ating kaliwang dibdib at sabay-sabay natin awitin ang lupang hinirang. Ako ay Pilipino, buong katapat ang nalulumpa sa matawad ng Pilipinas at kabansang kanya na may gamay, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng mga Diyos, makakaligtas at makatapat. Muli po natin itaas ang ating kanang kamay para sa panulumpa ng kawaling gobyerno. Ako'y gawangin ng gobyerno, tungkulin ko ang maglipod ng tapat at Diyos. Dahil dito, ako'y papatid ng lakagat na magtatrabaho at pinagpas ng oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng mag-alaw at mag-inis sa lahat ng nararamdaman. Ang alagaan ko ang mga gamit, pasakapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Magsisilbi ako, magigipan kaya at mga tarungan, pakitungo ko sa mga malapit sa lupa. Sasalita ako lamang sa katiwalaan at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panungkulan sa sarili kong kapaanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng gusto ko. Sisikapin kong managdagaan ang aking talino at kakayahan upang ang antas ng pumilipot sa bayan sa ipatuloy na matas. Kapagat ako isang kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang pagbitwad ng kapatid ng gusto ko. Mayroon po at sa panunod ko. Ako, at ating mga kapakawalong, ay eh, kailangan po isang mandat na sa halap ng lahat, ang Kami ang mga tao,
Thank you.
Sa ikalong bahagi po ng ating palatang bulan, aking po ang harahala na ipapilala po sa inyo ang aming masipag, mabait at kapitalang pinuno ng pagamunan, si Dr. Maria Teresa Villapitan upang mabigay po ng ulan sa aking accomplishment. Provincial Administrator, Attorney and Principal, each governor, mga department heads, unit heads, and chief of hospitals, masagana at kapayapang magandang araw sa inyo lahat. Ngayong araw po ito, ay naatasan ang Maynard District Hospital na mag-ulat ng taunang para ng aming hospital. Lahit man po sa inyong kanilin, ang Maynard District Hospital ay tinatapin at inyong binabalik-balikan pa rin dahil sa aming hospital, ang servisyong tama ay nadarama rin. Ngayon po, ating tunghayan ang audiovisual presentation ng mga kaganapan sa aming monthly hospital. Ating pumaruwi ang mga kaganapan sa aming maging hospital. Ang mga kayo ay Justine Hospital ay ngayon noong taong 1,500 na mayroon ang alawag ng bed capacity na 15. Napagdaan niya ang aming na gobernador kung saan sa talagot ni Governor Rabin Hernandez noong taong 2,000 sa tunod ni Congress Runway ng Lingon Dalaw Junior. Nagkaroon ng total over mall at hospital at ngayon tatlong po kapat na alawag ng bed capacity dito. Nakarami ka apat ng Hulyo ay pinag-iwag namin ang aming ka apat na po at mga na pangit ang anniversary. Sa pagdaan ng panahon ay iniyon din nagdagdagan ang mga kagamitan ng aming hospital at ang mga nagdagdag ay ang mga sumusunod. Chemical analyzer taong 2,000 at 2,300. Digital X-ray taong 2,000 at 2,300. Hardlight taong 2,000 at 2,300. At anesthesia machine taong 2,000 at 2,300. Na din ang aming delivery percent na ilang taong din hindi na nakatagalan. Sa mga nasibisyon na ng aming hospital, mula sa mga sumusunod. Ang patient department noong taong 2,000 at 2,000 na may kabuluan na 1,655. At taong 2,000 at 2,000 hanggang 2,400 na may kabuluan na 1,200 at 1,500. Admission total ng taong 2,000 at 2,000 na may kabuluan na 1,500. At taong 2,000 at 2,000 hanggang 2,400 na may kabuluan na 1,400 at 1,500. Na may kabuluan ng
Ibig sabihin ay lahat ng pinakamak sa aming kasinutin din pala kinalalaban na kung may congenital metabolic disease at hindi sabihin ilang makito. Ang epapitensiwe na rin ang taong dalawang libo at dalawang pagdalawa ay dalawang pustatlo at tapat sa pangkaksyento. Ito ay naging tatlong pustatlo at tapat sa pangkaksyento ng taong dalawang libo at dalawang pustatlo. At ang pagdalawa at tabing dalawang pustatlo ngayon ay meron hanggang ngayon ang taong dalawang libo at dalawang pustatlo. Sa kung po kami may tinggang sa pangalaman po at na na may kabuwak sa 3 milyon, kapataraan ni Mang Suwa at San Libo, dalawang daan at tatlong kusam na ang buwa at kapatagawa ng sendo. At sa taong dalawang libo, dalawang po at ng dalawang kutama na may kabuwak sa 5 milyon, limang daan at tatlong kasimang libo, itong laan at siya na pag-apat sa piso at tatlong kasendo. Consistent with breathing po kami sa pag-aaralan ng patient satisfaction rating at pag-aaralan po kami sa pag-aaralan sa mga recommendations na i-train nila. Ang aming level ng laboratory ay namibigay ng very satisfactory rating ng assessment na ibang mga institution tulad ng National Kidney Transplant Institution, the Center of the Pancreas, Research Institute for Tropical Medicine at San Lazaro Hospital. Hindi sa lahat, up-to-date po kami sa pag-aaral sa requirements sa iba't ng government agencies na tulad ng PHIC, DNH license to operate, ayon ng MyPH. Nagawaran din po kami ng Certificate of Mother Baby Friendly Hospital at Mother Baby Workplace. Sa manpower na dito, nagpapasalamat po ang aming mga sasya na tubo. Tatlong daw order nurses na ngayon ay gradual matapos ang 5 hanggang 6 na taon. Isang admin na 2 taon na taporder na nag-promote na casual. Isang admin na 6 na naging formal na matapos ang 5 taon na taporder. Sa bilang na po ang inyong na taong puso nagpapasalamat at nasa nakuha ko maging full branch chief of hospital. Marami pa po ang naging ligay ng mga tenorin na makulungo sa kung patuloy pa rin ang pasinayanan ng mga kaupitulan. Ang aming mga staff at na-trained na rin po sa pagkakusunod. BMON3 Obesity Emergency Obstetric and New Warfare. BMS Obesity Life Support, BCLS o Advanced Cardiac Life Support. Ibus nito ang aking pasasalamat kay Lord of Camille Hernandez. Ito ang construction ng aming nanong sa inyo para sa extension ng aming hospital. Ito ang makalawang pangibus ng mga sedensyon nila na may bibigay sa ating mga mamamayan. Iyan po ang hindi na kayanan ng aming maniit na hospital. Palakpakan po ulit natin sa and congratulations po, Dr. Labita. Pati na po, she was already appointed as Chief of Hospital of NBH. Yeah. Mahulang, umaga po sa atin. Ilalagin po ba tayo? Happy po natin ang let me recognize our department heads who are here today, of course, together with our friends. We have Customer Eleanor Elizabeth Morris with Venture Montana. Mr. Jaime Garcia, high school of the head. Ms. Rosalia Ortiz, Ma'am Feli Cruz, Engineer Abel Aureliano, from Jocelyn Miller, Ms. Justina Garcia, Dr. Mary Bates of Comande, Ma'am Lucia, and Dr. Rhoda Valles. Dr. Judy Valmiria, Dr. Pedro Patelino, Bernard Diosa, Dr. Wilson Valero, 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 Dr. Monette Bato,
Meron ka po ba? Meron ka po ba? Meron ka po ba? Meron ka po ba? Very good po, Mr. Julian Palagamita and Vice Governor's Office. Yes. So, good morning po. Next, mo, ang isa po, ang isa po niya, is social media. Four. Tama po. May ask po, Dr. Dominguez. Okay. So during the press conference Fields Awards, when the award held on May 19th, they received an award. Good woman lang dito. Ayan po. Good morning to everyone po. Una-una po rin po, salamat po kami sa support na po. Ano po? Ang NSP company dito ay awardan po sa Queen's Award for the third time po. At ako nilag-grant sa mga. At ano naman po, ang binigyan po nila kamay sa ating Innova League Award po. Kung baga po ay pagdating po sa mga online scheduling natin, pagiging high-tech po, ay po, nabigay po sa NSP Hapun. At the same time po, si Dr. RPC po ay naimbitahan po na po sa convention po sa home po. Pagpapresent naman po ng SSM po. Ayun po, yung social network, yes po. Social sexual network po, na kumbaga po, yung upgraded po na, yung upgraded po na record po, na binigay po na, before po kasi we are handling only 27 clients, but now po, we are already handling 800. Ayun po, nagpapasalamat po kami sa support, especially po dito po sa Thank you po! Ang galing, kitapakan po natin. Always morning po yan, no? So, that only shows the consistency when it comes to the service. Okay, so lahat po tayo, I hope you know, have a very competent HIV app. No? So, pwede natin lakuhanin. Actually, they have was very helpful pagdating po sa caravans and other services when you request it. So maraming salamat po for you and okay. Any more announcements? Siguro, let us call on mag-alitagong po naman because we have an upcoming event this week. We will call on Sir Shailin Valles. Thank you po, ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat. So, bali nga yung week po ito ay sinicelebrate po natin ang ating 453rd Foundation Week. Ang tema po natin ngayong taon ay aral ng kasaysayan gabay sa nagkakaisang bayan. So, ngayong araw po ito ay ongoing po ang ating People's Day na sinahahan po natin ng free flu vaccination po. Care of po ito ng hanggan. And so, tapos tomorrow po, July 23, ay magkakaroon po tayo ng Laguna Day for Men Orientation on Mood and Poverty, kung saan ang ating pong kapapartisipan ay ang ating mga fisher folks and all the members. Ito po ay sa pagtulungan po ng Central Health of Office natin. Meron po dito silang free services para po na free haircut at free po na massage. On July 24 naman po, ay gaganapin po ang ating foundation-based delivery. So, inaatayahan po natin ang lahat po ng ating kriyado na may makikisa at sumama po sa ating foundation-based delivery. Ito po ay gaganapin sa, ang umpisa po nito ay sa South Bay Montessori. At 7 a.m. po ang ating po assembly. At ito ng parade proper po natin ng alas 8 po ng umaga. Ang ating itong isusuot ay yung po ating Tuesday and Thursday gray na polo shirt. Ano po? So, after po nun ay magkakaroon po tayo ng DNS convention sa complex po. Ito po ay dadalawahan ng around 1,200 DNS po namin. Ito po ay purpose ng nutrition office. At then, ito po ay dinidin po natin ng pagkilala o ng
award po yung ating mga centenarians. Meron pong nabing tatlong centenarian award. At ito po ay courtesy naman o sa pamumuno ng PSW po na gaganapin po sa cultural. At kahapon naman po, sa pagkakalika sa hapon ay ating pong ilulunsan ang ating Laguna Coffee Table Book sa cultural center. So maganda po na makita po ninyo yung ating libro kung saan ako. Makikita natin yung mga ito nagmamalaking cultural, historical, heritage sites na aming lalawigan. Kaya hindi po yung mga itinagmamalaking natin mga heritage recipes at iba pa po. On July 25 naman po ay magkakaroon po ng Business Stakeholder Forum and Recognition of Outstanding Industries of Laguna in Coordination with LCTI. Ito po ay gaganapin sa PCLS ng video natin sa Kalamba sa ganap na isang hapon. At ganyan din po ay kakaroon po tayo ng People's Day on July 26. Doon din po sa atin na PCLS Station building. On July 27 naman po ay magkakaroon po ng LGBT Sports Event. Ito po yung kanilang post-Pride Month celebration. So, minabuti po natin na incorporate po nito sa ating foundation bilang magtugon din po at sa kagustuhan din po ng ating community, ng LGBT community na mag-participate po sa ating foundation week celebration. At on July 28 po, sa araw po mismo ng ating foundation day, so July 28 po talaga yung ating foundation since ito po ay napatapak ng linggo. Magkakaroon po ng replay po sa General Kellyes Monument dito po sa harap ng building po nito, ng Governor's Building po. At ito po ay nadaluhan ng mga kawani po ng Elpitano. So muli po, sakalan po ng aming kagapan. Nalugod po namin kayo ng pinitahan na makiisa at sumuporta po sa ating pong pagbiniwang na foundation ni Kayo ng Alibong ito. Maraming salamat. Thank you, Sir Tyree. So yun po ha, we have our civic relief. Nag-relief na mo. Wala po mo ni Paul kung yung nag-relief na lang po na kayo. Okay. Opo, yung mga malang po na okay, po dyan. Huwag mo makapwede. Alright, so yun po, we are really encouraging everyone to support our celebration dahil ito po ang foundation. Okay, without further ado, to give the message of our Governor Ramil Loren Hernandez, let us all welcome Attorney Dulce Rebanat. Maraming salamat, magandang umaga sa inyong lahat. Malamig na umaga. Nalamig ba kayong? Okay, well anyway, magandang umaga to mula po sa ating Governor Ramil, Laurel Hernandez. Nais na ating magiging ating mga Central Department. At of course, my fellow employees who are joining us this morning, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome kay Loven Garcia. Naamoy ko na imported ang amoy ni Mayon from US. Well, anyway, magandang umaga po. Today, we are commencing the celebration of our 453rd foundation anniversary. And as we begin the celebration, hindi lang po ito ngayon ang pinagdiriwang natin, but we are also celebrating the remarkable achievement and accomplishment ng Laguna District Hospital, ang Mahayhay District Hospital. Palakpakan naman natin ang mga kapatid na yun, no? So nakita po natin yung accomplishments ng Mahayhay District Hospital. Alam mo, Doktora, yung accomplishment mo, ipinakita mo what hard work, what dedication, and what passion is all about. And what is the true meaning of hard work, passion, and dedication given your accomplishments. Alam ko, maliit lang yung sakop ng Mahayhay, maliit na bayan.
Pero hindi natin pwede discount yung inyong contribution sa healthcare services dyan sa mga inay at sa mga karating na bayan. And I think marami pa talaga tayo dapat gawin sa mga inay. And I think with your passion, with your unwavering commitment, kasama at mga empleyado ng mga inay, mas marami pa tayong maa-accomplish, Doktora Nakita. Kaya sinabi mo rin kanina, you are newly promoted. Kasabay mo ng promotion na yan, expectation din, Doktor Nakita, na may kaakibat yung responsibilidad ng obligasyon. Hindi lang yan, magdag na sweldo at dedication. Magpust na lahat na trabaho at obligasyon. No? Kaya sa ating itong mga pagamahayay, Mr. Hospital, maraming salamat sa lahat ng inyong contributions sa healthcare na mahayay, no? Okay, tingnan. Alam nyo, yung accomplishment nyo, hindi kami nagsisignify ng contributions sa healthcare. But that is what we hope and dreaming for our community sa mahayay. Kaya napakalaki na kung luminalo. Okay, so sa ating lahat, I hope that you're going to contribute and participate dito sa ating isang linggong celebration ng ating Foundation Week. Ano po? So again, magandang umaga sa inyo lahat. God bless you. Thank you, everyone. Sa ating po mga department heads, we'll have a meeting right after our flag raising ceremony sa GOAD. So lahat kayo rin expect you. Thank you. Thank you very much. Thank you.